Sa ibang balita, dinibig na ang high school student na nasa gasaan ng bus sa gitna ng kanilang field trip sa Tanay Rizal. Sa gitna ng investigasyon ng DepEd, nilinaw nitong hindi lusot sa pananagutang legal ang mga eskwelahan dahil sa mga waiver. Saksi si Ian Cruz. Napuno na maraking lamhating kaklase, guro at kaanak ang gym ng Holy Spirit Academy of Malolos nang ipagmisa rito si Rio Bianca Ramirez o Kakay. Siya ang 14 anyos sa estudyanteng nasawi nang magulungan ang bus sa kanilang field trip sa pababang bahagi ng Camp Kapimpin sa Tanay Rizal nitong Biyernes. Dama ng lahat ang kalungkutan, lalo na nang magsalita ang ina ni Kakay. Muling ipinagbisa si Kakay sa simbahan ng Nuestra Senora de la Asuncion sa Bulacan, Bulacan bago siya inilibing sa Lazaro Memorial Park, humusang hinagpis ng mga nagmamahal sa dalagita. Sa gitna ng paghahanap ng hustisya ng pamilya, inihanda na ng Rizal Provincial Prosecutor's Office ang resolusyon nito kaugnay sa mga reklamo laban sa driver ng tourist bus na naka-aksidente kay Kakay. Ang kasong sibil naman laban sa eskwelahan na tourist bus company, aasikasuhin daw ng pamilya matapos makapagluksa. Yung school po, kakasuhan nyo rin po, civil case? Basta kung sino ang dapat kasuhan, kakasuhan ko. Patuloy pa ang investigasyon ng DepEd sa insidente, pero nilinaw na itong hindi pagbabawal ang mga field trip na may naiambag daw na dagdag karunungan sa mga bata. Kailangan lang daw paigtingin pa ng mga eskwelahan at tour organizer ang safety measures para sa mga bata. Paalala pa ng DepEd, hindi na absuelto sa pananagutang legal ang mga eskwelahan dahil sa mga waiver na pinapipirmahan sa mga magulang ng mga estudyanteng sumasama sa field trip. Ayan ay hindi epektibo kung mayroong pagpapabaya o yung tinatawag nating negligence. Kung wala, yun know, yung tinatawag nating act of God for fortuitous event or force majeure, yan yung mga pagkakataon na maaring mawalan ng pananagutan. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.